Hi guys! Welcome back to my channel and bago mo simulan ang panonood ng video to, please make sure to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video. Ganon! So bali sa video to, it's a sit-down video na naman and we're going to talk about traveling and also the immigration experience, and we're going to give you some tips on what to do and what requirements to prepare. Okay, oh, English yun ah. Alright, actually mayroong iba-ibang klase ng pagta-travel. One is pag magwo-work ka abroad. Two, kapag gusto mong magpagamot sa ibang bansa. Three, kapag gusto mong mag-aaral sa ibang bansa. And four is for pleasure or vacation, kung gusto mong mag-holiday sa ibang bansa. Now, pag-usapan natin yung vacation sa ibang bansa. So, marami sa atin na gusto talagang makapag-bakasyon, makapunta, at makita ang iba't ibang magagandang spots sa ibang bansa, which is okay naman to at least relax and also to at least na mabigyan natin yung time, yung sarili natin na makapag-enjoy naman, hindi yung puro na lang work, work, work. Di ba? Now, ang kadalasan kasi nagiging problema ng mga nagta-travel is yung immigration. So ano nga ba yung mga dapat nating gawin para hindi tayo ma-offload or hindi tayo makaalis? Kasi aminin naman natin na kapag nagplano tayo ng isang travel, maraming efforts ang ibibigay mo. Efforts ng pagplaplano, efforts ng pag-iipon ng pera, and everything, and at the same time nag-e-effort ka ng excitement kasi syempre aminin naman natin na excited ka kapag nakapag-book ka na ng ating travel. Yun. Okay, dun muna tayo sa requirements. First, kailangan natin ng passport, lalo na kung ang pupuntahan nating travel ay ibang bansa. Pero kapag local lang, domestic, hindi na kailangan ng passport. Pero kapag sa ibang bansa, unang-unang requirement is passport. And kailangan ang validity ng passport natin ay may 6 months pa. Or, para hindi tayo lalong magkaroon ng problema, mas maganda kung bagong renew or siguro sabihin natin na taon pa bago mag-expire yung ating passport. Now, second, kapag ang second na requirement natin is yung ating travel itinerary. Travel itinerary, ito yung sinesend sa atin ng mga airlines kung saan tayo nag-book ng tickets. Mas maganda kung round trip tickets yung ating ibubook para at the same time, kasi hihingiin nyo ng immigration, itatanong sa inyo kung kailan kayo babalik. At least maipakita ninyo na ang purpose lang talaga ninyo is to have a vacation sa ibang bansa. Gusto nyo lang makapag-relax. And yon, mas maganda na i-print na lang ninyo kasi yung iba pinapakita na lang nila yung cellphone nila, pero depende sa inyo kung saan yung komportable sa inyo. Kung techie kayo na mabilis kayong mag-browse sa inyong phone, okay lang na through phone na lang kasi yung mga bookings naman natin is nagagawa na rin naman natin yan through online, through our smartphones. So, okay lang din yon. Pero okay lang din naman kung gusto nyo ng hard copy na ipapakita sa kanila. Okay. One is passport. Two is the travel itinerary coming from the airline kung saan tayo nag-book. Number three is the hotel booking. Kung meron kayong, kung gusto ninyo mag-travel, kailangan ninyo ng hotel booking. Kailangan ipakita ninyo yung voucher na nag-book kayo ng ticket. Or di kaya kahit yung resibo na pinagbayaran ninyo. And at the same time, kung kasi dalawang klase yan na, pwede kayong mag-book ng ticket. Pwede kayong mag-book ng hotel. Or kung halimbawa may kakilala kayo na pwede ninyong puntahan, kamag-anak, or meron kayong kaibigan, importante na meron kayong address ng apartment or kung ano man, kung saan man kayo tutuloy. And at the same time, kailangan din, kasi kapag sinabi mong pupunta ako sa kaibigan ko, pupunta ako sa kamag-anak ko, aside doon sa address na ibibigay mo, may possibility, hindi ko sinasabing na hihingiin ka agad, pero may possibility na hingian ka ng invitation letter coming doon sa tao na sinasabi mong pupuntahan mo.
Okay, so invitation letter, importante din yun. And kapag hiniingian ka ng invitation letter at hindi pa rin sila convinced, may possibility hingian ka ng picture na kasama mo yung tao na sinasabi mong kakilala mo or kamag-anak mo na magkasama kayo sa picture. Just to prove lang na talaga magkakilala kayo. And another requirements, kung employed ka, kailangan mo ng company ID, certificate of employment, and letter of absence na nakatunayan na kayo ay nag-leave lang na sa ganitong days ay babalik din kayo para bumalik sa inyong trabaho. And also, kailangan din ng hindi naman ito masyadong big deal, pero mabuti naging ihanda natin. Kailangan din natin ng pera kung magta-travel tayo. Make sure lang din nakakayanin natin yung expenses na gagamitin natin doon sa ibang bansa, kasi iniisip lang naman ng immigration na kung kaya mo bang buhayin yung sarili mo kapag nandun ka na sa ibang bansa, na hindi ka na po problemahin ng Philippine Embassy kapag nandun ka na sa ibang bansa at nagkaroon ka ng aberya. So yun lang. So far, yun lang naman yung aking naiisip, or yun lang yung mga, actually hindi ko yan pinipare lahat. Okay, pero yun yung kadalasang hinihingi based on my experience. So ito na, based lang ito sa experience ko, guys, ha. Hindi ko sinasabi na lahat tayo ay pare-parehas ng experience sa immigration, pero gusto ko lang ikwento sa inyo kasi kadalasan sa atin natatakot when it comes to yung pag-i-interview na sa immigration, kinakabahan na sila. So based lang sa experience ko, ang ibinigay ko lang doon sa immigration is the passport, ang aking boarding pass, and ang aking itinerary. One more thing pala, guys, isang requirements is yung itinerary ninyo, kung ano yung gagawin ninyo sa bansang pupuntahan nyo. Like for example, day 1, anong gagawin nyo, saan kayo pupunta, day 2, day 3, day 4, kung hanggang kailan kayo doon sa bansang pupuntahan nyo, and at the same time, kung meron na kayong mga bookings na ginawa, like for example, pumunta kayo sa ibang bansa, gusto nyo pumunta ng Disneyland, kung may advance booking na kayong ginawa, then ipakita ninyo yung voucher or yung receipt na pinag-book ninyo doon. Additional requirements din yun, kung hihingiin, pero hindi naman lahat hinihingi. Depende kasi yan sa officer na mapupuntahan ninyo. Actually, kadalasan sa mga sa atin na tinitingnan natin yung itsura ng immigration officer, pero nakita natin mukhang mabait, dun tayo pipila. No, hindi ganun. Kahit saan yan, pare-parehas lang yan ng level, pero tiyempuhan at the same time, swertihan din. So, ito na nga, guys. Ikikwento ko na yung experience ko about the immigration. Ibinigay ko lang yung passport ko, ibinigay ko lang yung boarding pass ko, and yung aking itinerary nung round trip ticket. Yun lang yung ipinakita ko sa kanya at ibinigay ko sa kanya. At hindi niya ako tinanong, guys. To be honest, wala siyang ibang tinanong na achu-chu-chu sa akin. Pagkabigay ko ng passport ko sa kanya at yung mga requirements ko sa kanya, ang tinanong lang niya sa akin is, kailan ka babalik ng Pilipinas? Then, sinagot ko siya. And then, yun lang, tinataka niya na kagad, wala na siyang ibang tinanong. Wala na siyang ibang tinanong sa akin. Yun lang. Siguro, natsyempuhan ko lang, naswertihan ko lang, ewan ko, iba-iba tayo ng experience. Pero, nung time na nag-travel kami, marami ako nakitang pinapunta doon sa ibang section sa mga table-table na parang second review siguro ng immigration yon. And then yun lang, guys. Napakabilis lang. Sobrang bilis lang. Siguro, eto, magbibigay ako sa inyo ng tip kung paano sumagot sa immigration. First, hindi ko sinasabi na magsuot kayo ng mga mamahalin. Hindi ko sinabi magsuot kayo ng mga branded na damit para lang mapatunayan ninyo yung sarili ninyo na kayo ay may pera. Hindi ganon. But, make sure na magsuot kayo ng damit na disente. Yung bang tipong pag tinignan nila kayo, kasi first impression agad ang ano nila eh. Kung ano yung first impression nila sa'yo. Kailangan confident ka.
kaya mong dalhin yung sarili mo, kaya mong dalhin yung kung the way, yung aura, yung the way you look, the way you carry yourself, the way you wear your clothes. Make sure lang na maayos. Hindi ko sinasabi, guys, na kailangan mamahalin, hindi ko sinasabi na kailangan branded or what. Pero kailangan presentable. Yun yung tamang term, guys, presentable. And make sure na paglapit ninyo kay immigration officer, kailangan confident kayo. Ibigay ninyo kung anong hinihingi. Like, for example, sinabi ni immigration officer, Tagalog tayo, sige. Akin na yung passport mo, ibigay mo yung passport. Akin na yung boarding pass mo, ibigay mo yung boarding pass. Akin na yung ganito, ganyan, ibigay mo. Kung ano yung hinihingi, yun lang ang ibibigay ninyo, guys. Huwag nyong ibibigay lahat ng pinakabuong requirements na niready ninyo. Kasi baka may possibility na maraming tanong-tanong. Kung ano yung hiningi, yun lang ang ibigay. And kapag tinanong ka ni immigration officer, make sure na eye-to-eye contact. Tingin ka sa mata niya, at kung ano yung sinagot niya, ay kung ano yung tinanong niya, yun lang ang sagot mo. Like, for example, saan ka pupunta? Sabihin mo yung bansang pupuntahan mo. Anong purpose mo doon? Sabihin mo kung ano yung purpose mo doon. And then, hanggang kailan ka doon, sabihin mo, sumagot ka lang kung ano yung itatanong, huwag kang sasagot ng paligoy-ligoy. Kumbaga, straight to the point, but make sure na maging polite and confident kang sumagot. Kasi, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina na kailangan eye-to-eye contact para yung impression nila is masabi nila confident itong taong to. Kasi, meron yung iba na kapag sumasagot yung lilingalingang ganyan, ganyan. Alam niyo yung kapag tinawag tayo ng teacher para sumagot, tumitingin tayo doon sa ceiling. No yon. Kasi magiging suspicious kayo noon. May possibility na papuntahin kayo sa second interview for immigration or maaaring ma-offload kayo. Make sure eye-to-eye contact, and kung ano yung hiningi, yun lang ang ibigay. Kung ano yung tinanong, yun lang din ang isagot. Huwag na yung paligo-ligo. Like, for example, saan ka pupunta? Imbis na sasabihin mo lang na, like, for example, Singapore. Imbis na Singapore lang yung tanong mo, ang dami mo lang sinabi. Kasi po, ganito, ganyan, gustong-gusto ko talaga makapunta dito, ganito, ganyan, kaya pinag-ipunan ko, pupunta po ako ng Singapore. Yung ang dami mo lang sinabi, kasi kapag paligoy-ligo yung sagot mo, may possibility na mag-isip pa sila na panibagong follow-up question. So, yun. Para maiwasan natin yung mga madaming tanong. And, once naman na nakapasa ka na sa immigration, yun na. Okay na lahat. And, based lang din naman sa experience ko, madali lang, siguro kaya nadalian akong makapasa sa immigration or madali lang bukod doon sa mga requirements na hiningi niya sa akin. Actually, wala naman hiningi eh. Yun lang, yung itinerary, boarding pass, tsaka passport. Siguro kasi kasama ko yung family ko. Isa pang tip yun, guys, na kapag kasama mo yung family mo na magta-travel, lalo na kapag may kasama kayong bata, parang sa tingin ko, hindi ako sigurado, parang mas mabilis yung proseso sa immigration kasi may kasama kang bata, syempre yung bata nag-aaral. So, may possibility talagang babalik ka. And actually, hindi naman natin masisisi yung immigration kung hindi man nila tayong payagan na umalis, kasi yung safety lang naman natin yung kanilang iniisip, na hindi na tayo paproblemahin ng Philippine Embassy if in case na may mangyari sa atin, or like for example yung human trafficking or kung ano man, yun yung iniiwasan nila. So make sure na kapag pupunta ka sa ibang bansa, prepared lahat ng possible requirements na pwede mong dalhin ay dalhin mo. Mas mabuti na yung marami kang requirements na dala-dala kesa kulangin ka. Kasi isa yan sa mga nagiging cause ng offload. Like for example, hindi naman kasi porke na pinapunta ka for second interview sa immigration ay hindi ka na makakaalis. Makakaalis ka pa din, depende pa rin sa kung ano yung mga hihingiin nilang requirements. So, kailangan prepared ka sa requirements and make sure na confident kang sasagot.
So, yun lang guys for today. And masyado na mahaba ang video yung to. And I hope na nakatulong tayo, nakapagbigay tayo ng mga tips sa gustong mag-travel abroad na nahihirapan or kinakabahan or natatakot dahil baka hindi makapasa sa immigration. No, importante doon is nagsasabi ka lang ng totoo. Sabihin mo lang ang totoo sa immigration kasi ano nila yun eh. Hindi ko alam kung anong term yung tawag doon. Parang na-feel nila or nangaramdaman nila kung nagsasabi ka ng totoo kasi sa kung itatanong sila or follow-up question nila, kaya mong sagutin na confident ka. So, yun lang guys for today. I hope na nakatulong ako sa inyo and kung kayo magta-travel, huwag kang kakabahan sa immigration dahil okay lang yan. Kayang-kaya mo yan, kapatid. So, yun lang guys. Bye!